What's up guys? So, in this video, we're gonna talk about kung ano-ano ang mga pinaprepare ng isang deck officer bago umalis ang barko sa isang puerto. So, disclaimer lang guys. And also, kung hindi ka na pa nakasubscribe sa aking channel, please like, click the subscribe button, and smash that notification bell para kung may mga bagong upload na videos, is ma-notify ka agad. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Check this video. Ngayon, nag 1-hour notice na tayo alas 7. So, ano ba yung 1-hour notice na sinasabi? Ang 1-hour notice means to say, 1-hour notice, 1 hour bago kayo mag-departure. So, means to say, kailangan mo na mag-notice sa makina para makapag-prepare sila within 1 hour. Alas 8 ang alis nyo. So, kailangan mo 1 hour before, mag-prepare ka na ng sa bridge tsaka sa engine side. So, parehas kayo nag-prepare. Ano ba yung mga tinetesting natin, no? Pine-prepare sa 1-hour notice na yan. So, usually, ang mga kailangan lang naman talaga i-prepare is number 1, yung steering gear. Kailangan i-check kung gumagana parehas, steering gear number 1 or number 2. Yung mga alarma nila is kailangan operational. So, ngayon, start natin number 2. Yan, hard starboard ulit natin. Nakikita nyo? Yan yung radar indicator ko. Hard starboard. So ngayon, from hard starboard to hard port, kailangan 27 seconds. Bilangin natin, naka 2 seconds. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So yun, 27 guys. Hard port. So yun guys, usually dapat less than 28 seconds yung from hard to hard. Yun yung as per SOLAS requirements. Yung dalawang steering gear motor yung tinetesting namin, kabilaan. So after ng number 1, lipat naman sa kabila, number 2. Kasi in case na magkaroon ng failure dito sa number 2, pwede kami maglipat ng steering gear. So, itong mga nakikita nyo mga pula na yan, yan yung mga alarm. Usually, tinitest din namin yan. Yung mga alarm na yan, overload, no bolt, phase failure alarm, tsaka hydraulic oil, low level alarm. So, lahat ng alarm na yan is kailangan itest. So, after natin mag-testing is, huwag kakalimutan isulat sa bellbook. Kasi tinitignan yan ng mga inspector. As per, MOM-261. So, bakit ba kailangan mag-testing ng steering gear? Pagka di mo tinesting yan tapos nagka-failure, ayun, sigurado, kakaroon ka ng loss of steering. So, isa pa, bakit dalawa yung steering gear na tinetest? Kasi, case na mag-failure yung isa, mawala ng power, ganun, pwede tayo lumipat, kumbaga backup ba? So, okay sir, telegram. So yun, magte-testing na kami ng telegraph. Isa rito sa pangalawa sa mga kailangan i-testing. So yun, testing natin. Guys, nakapag-testing na tayo ng telegraph. Bakit ba kailangan i-testing yung telegraph na yan? Namakita? Wala pa sir, may gangway pa. Tawag lang. Oo, oh, dyan. So yun, hindi pa tayo pwede mag-testing ng makina ngayon kasi may gangway pa. Yan yung laging inyong tatandaan guys. Once na may gangway pa na nakarig is, huwag ka muna mag-testing ng makina kasi yun yung talagang practice na kailangan eh. Kasi once na mag-testing ka ng makina, siyempre aandar na yan konti kahit pitik lang. Pag sumabit yung mga gangway nila, lalo na pag gangway nila, is baka makadamage tayo ng property. So, wag na wag ka magte-test ng makina ahead of turn kapag may gangway pa. Isa yun sa mga tip ko. And guys, yung sinasabi ko sa yung gangway namin. So, isa pa guys, kanina, di ba, nag-air blow siya? Yun yung pag-blowing ng makina, ng engine side. So, tandaan, bago ka mag-air blow,
nasabihin sa makin na pwede na sila mag-airblow, ipacheck mo yung up station kung libre, lalo na yun sa may propeller side. Kasi once na mag-airblow dyan, tapos may mga linya o may mga kawil-kawil o may mga, lalo na pag may mga boom sila dyan na nilagay sa pupa, is baka mahigop ng propeller yan. Pag nahigop ng propeller yan, naku po, patay tayo dyan. Major testing talaga sa 1 hour notice is steering gear, number 1, telegraph, tsaka ahead as turn. So yun, yung tatlong yun yung pinakakailangan mo i-testing. So sa bridge naman, dito naman tayo sa bridge. Sa ECDIS, kung napapansin nyo, may nakaload na route dito. Ibig sabihin yan, yan yung ruta namin papunta sa next port. Kailangan, bago umalis yung barko, is nakaload na yan yung passage plan. Para in case na umalis na is okay na. May ano na tayo, may guide na tayo kung saan tayo daraan. Usually si Segundo naman nag-prepare niyan bago umalis ang barko. So yun lang, kailangan lang rin i-double check kung may naka-prepare na route papunta sa next port natin. Yan yung lagi niyo tatandaan. Ito naman tayo sa radar. So ang tip ko sa inyo kung nasa tanker side kayo is wag muna kayo magpandar ng radar hanggang hindi pa nakaka-cast off o kaya hindi pa nakakaalis yung barko. So kasi may mga instances na bawal talaga magpandar ng radar pag nakadikit pa sa terminal eh. So ngayon is naka-standby mode mo lang muna siya. Nasa tanker vessel ka, pero sa mga bulk o mga container or car ship is hindi ko alam kung ano yung mga sistema nila doon. Pero dito sa tanker usually pinapa-transmit mode lang namin yan o kaya pinapaandar pagka-cast off na yung mga line. So guys, isa pa, kung napapansin nyo yung radar yan, kumbaga wala siyang obstruction. Tip ko lang sa radar is bago kayo magpandar ng radar, i-check nyo yung tinuro ko kanina. Check nyo kung wala obstruction yung radar kasi mamaya may mga sabit-sabit dun. Pagka pinandar mo, siyempre iikot yun, di ba? Once na umikot yun, tas pag may sumabit na matigas o mga obstruction, ayun, patay na. Minsan magkakaproblema pa yung radar. Pang kailangan i-test o i-check is yung AIS. So, yan. Kailangan mong i-update yung mga nakalagay dito. Navigational status, destination. So, yan kanina na-update na ni Segundo. Mapunta kami sa Thailand. ETA, drop. So, usually, ang pinapalitan naman dito is yung navigational status. Kung mag-underway na o under na is, palitan muna ng yan, underway using engine. Pero ngayon, naka-moored pa tayo eh, kaya mamaya na natin palitan. Destination yan, kung saan ka pupuntang port, kailangan palitan yan. ETA, kung kailan kayo rating at anong oras. Itong oras na to, tandaan nyo guys, is UTC to ah. Hindi siya local time, UTC yan. So ito, drop yan, kung ano yung latest drop natin, departure drop, i-update din. Yan. Guys, yung nakikita nyo itong mga to, yan yung tinatawag na GMDSS station. So usually, before departure is kailangan i-testing yan. Sa Inmars at sea, kailangan mag-test ng performance monitor. Ayan, so nakapag-test na ako kanina. Ayan, performance monitor kung okay yung performance niya. Tapos dito naman sa MFHF is modem loop test. Ayan, self-test. Modem loop test, printer test, tsaka display test. Yan yung mga tinitesting namin. So kailangan i-testing yan, lalo na sa mga bago mag-departure kasi tinitignan talaga ng inspector yan eh kung may testing kayo ng GMDSS stay ng mga GMDSS equipment bago umalis ng puerto. Pa sa BHF is kailangan i-check mo rin lalo na squelch. Ayan. Tsaka yung volume. Tsaka yung output niya, 'di ba, naka 1 watt. So pagpalis na tayo, kailangan mo siya i-change to 25 watts para mas malayo yung frequency na ma-receive niya o matra-transmit natin. Tsaka guys, isa rin sa mga natutunan ko, 'di ba, channel 10 to. Wag mong ilalagay diyan kasi automatic siya mag-16. Kaya kunyari iba yung channel na naka-standby dito. Wag mo siyang ilalagay dito sa rest niya. Kailangan naka-sabit lang na ganyan. Test is yung Navtex. So tinetest rin namin 'yan, 'yan. Maintenance. 'Yan. Self-diagnostic 'yan. So titignan niya mga antenna, check overall test, mag-good-good 'yan pagka na testing mo na pag okay siya. Tsaka yung receiving station, huwag kakalimutan guys. So ngayon naka-auto kami. Sa auto mode setting, ayan, yan yung mga naka-check. Yan na yung mga dito siya makaka-receive ng mga frequency. Itong station na to.
Lahat ng station na yan, marireceive natin kung ano mga navigational warning na binibigay nila, meteorological warning yan. Ko sounder yan. So ano ba yung mga tinetest dito? Sa mga dapat tandaan, kailangan sa echo sounder naman is kailangan mo kung naka-update rin yung drop dito. So makikita mo yan yung forward check up drop, kailangan mong i-update yan. Yan. So yung mga alarma, check mo rin kung naka kung anong setting niya. So 1 meter, pagka na 1 meter is mag-aalarma na siya. Pag sa 1 meter, system alarm yan. Kailangan initial. Yan. Tsaka usually guys, 0728 yan yung local time namin ha. So ibig sabihin, sa initial kailangan yung date and time, pagka nag-advance or retard is kailangan i-check mo rin yung ayan yung time. Ito yung time zone eh, plus 7. So kailangan mo rin i-check yun minsan kasi pagka nag-retard o advance, minsan nakakalimutan na yan eh. So kailangan rin bago umalis na compare to is nagpiprint na yung itong ano natin, itong printer side natin. Kasi para may record din tayo. So yun lang naman, tapos sa range nito, naka-automatic na yan sa amin. Kaya in case na kunyari lumagpas na ng 10 meters is magdadagdag na siya ng range. Kumbaga yung kung hanggang saan yung naaabot niya. Hanggang saan naaabot ng echo sounder na to. So guys, isa pa sa mga tinetesting, lalo na sa mga gantong port, yung may mga river is itong whistle. So usually kailangan i-testing natin to. So yun, gumana naman kung narinig nyo. Guys, isa rin sa mga chine-check pag departure is tong navigational lights natin. So paano ba i-test to? So usually may lamp and buzzer test yan. Pagka pinindot mo to is mag-alarm at saka mag-iilaw yung mga yan. So yan, pagka yan, subukan natin. So yun, operational naman siya. Kumbaga walang busted na ilaw. So yan, sa number 1 lang yan, sa upper light. Meron pa isang lower yan, i-test natin. Yan, palit natin sa lower. Test mo ulit. So yun, so far operational naman lahat ng nab lights natin. Kaya okay naman. Isa rin yan sa mahalagang tinetesting. Kasi mamaya umalis kayo ng port, tapos busted pala yung navigational lights nyo. Isa ang napakalaking ano yun, medyo delikado ba, lalo na sa mga barkong nakakasalubong natin. Is yan, yung mga gyro heading o repeater natin is kailangan synchronize sila. So makikita mo 192.8, ayan. So ito yung mga tinatawag na mga gyro repeater. Kailangan 192.8 rin yan. So yan, okay naman. Sa kabila naman, check natin. Ayun, okay naman, 192.8. Yan, kabila. Yan, okay naman yung mga gyro repeater natin is synchronized naman siya. Isa pa nga sa mga tip ko, kung makikita nyo yung salamin, yan, medyo clear naman. Pero once na kung hindi clear yan is kailangan mong i-wash yan, washing. Actually sa bridge, meron naman yung ano eh, may mga valve naman yan, fresh water. May shower naman dito banda sa ano, sa taas niyang window na yan. Huwag kakalimutan guys, is huwag kalimutan tawagan si kapitan. Baka mamaya nandyan na yung piloto, saka mo lang matatawagan si kapitan. So usually kung anong instruction niya, so sa barko namin is 30 minutes before pilot on board time is kailangan tawagin siya. Guys, yung mga tao natin, huwag rin kakalimutan tawagan ha. So usually kahit sang barko naman, 15 minutes before ng pilot on board time, nagpapa-standby na eh. So yun rin isa, huwag kakalimutan tawagin lahat ng tao na kasama sa mooring o unmooring. Kasi mamaya, pagka nandyan na yung piloto, tawag dito, wala pang tao, yun na, nagagalit na naman si kapitan. Yari na naman tayo. Makikita mo sa bellbook, lahat yan. So, yan yung mga ginagawa namin. Kailangan talaga may record ang bawat testing mo. Kasi hinahanap talaga ng mga inspector yan eh. Guys, yun lang naman yung major na mga tinetesting dito sa bridge. So, kung may mga nakalimutan pa ako, i-comment nyo na lang below. Thank you for watching guys. So I hope you enjoyed the videos and may mga natutunan ka. So guys, please comment down below kung may mga suggestion ka o may mga gusto kang malaman sa aking
buhay dito sa barko or sa mga trabaho ko. So yun nga, kailangan ko rin ng mga comments para malaman ko yung mga suggestion nyo. Please feel free guys. So yun, keep safe and God bless you all. Thank you.